Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. Halina't samahan niyo ako guys. Itong ating kaming tulis ay nag-uumpisa na namang mag-wild. Okay? Kontrolin natin dito sa parting taas para yung mga pinapalarga natin ay lumakas. Okay? Kasi nasa lower branch yung pinapalaki natin. So kailangan natin kontrolin dito sa parting taas kasi ang parting taas ng isang bonsai ito yung malakas. Okay? So kailangan nating putulan yung mga sanga na tumubo para yung pinapalaki natin lumarga. Okay? So let's start. Ang kamuning tulis ito ay napapabilang sa bonsai na hindi dapat kinakalbo. Kapag kalbuhin natin ang kamuning tulis, mas may chance siyang mamatayan ng sanga. So yun ang karakter ng kamuning tulis, ayaw niya yung nakakalbo. So mag-iwan lang tayo ng isang dahon mula doon sa mga sanga. Ang kamuning tulis din ay isa sa aking paborito na materialis na ginagawang bonsai dahil ang kanyang trunk ay punong-puno talaga. Kumbaga, mayroon siyang korte unlike sa ibang mga puno na parang straight lang. So, ang kamuning tulis guys ay napakagandang materialis ito kapag ito ay iyong nabuong bonsai. Habang ginugupitan natin ang ating halamang bonsai, ipakita muna natin ang kanyang itsura bago tinubuan ng mga dahon. So ito yung itsura niya noon nung kinalbo natin. Yan. Mapapansin nyo dito, may isa tayong branch na hindi pinutulan. Yan yung pinapalaki natin ngayon. Ang kamuning tulis ay isa sa pinakamabagal din na materialis na ginagawang bonsai dahil sila ay hardwood. Kapag hardwood ang isang bonsai, matagal itong lumarga. So taon ang pupunuin mo nito bago tayo makabuo. Parang pag-ibig mo lang yan, matagal mo siyang inintay para mabuo ang iyong pagkatao. Agoy, 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 agoy. Parang kamuning tulis lang na bonsai ang iyong pag-ibig. Kailangan mong magtiyaga at maghintay hanggang sa maging kumplito ka na. Agoy, sana all. Shout out dyan sa mga naghihintay pa lamang. Good vibes lang tayo lagi para masaya ang ating araw. So, yun lang. Enjoy lang natin ang pakikinig ng huni ng mga ibon na nag-aawitan sa aking paligid hanggang sa matapos itong pagtitrim natin.
Ayun. Natapos na din nating i-trim. So unti-unti na siyang nabubuo doon sa parting taas. Okay? Pinutol natin dito para makontrol din natin. Okay? Mag-focus muna tayo dito sa pinapalaking branch. Okay? Ito 'yon. Ito yung dahilan kung bakit hindi natin naputol. Okay? Pinapalaki natin. Pinapataba. Okay? Once na nagputol ka kasi ng sanga, lalo kang tatagal, lalong babagal kasi nagputol ka. Okay? Hihinto yung paglaki. Unlike doon sa palargayin mo muna ng ilang buwan and then putol. Split of seconds, putol na yon. Okay? Ang matagal dyan yung magpataba. Agoy. Ito na yung kanyang kinalabasan. Camera, ipakita mo. So, ito yung sinasabi ko kanina na paborito ko dahil ang kanyang trunk ay punong-puno talaga. Antayin pa natin ito ng ilang taon pa bago mabuo itong ulo. Dahil nakukulangan pa tayo ng sanga dito sa parting ulo. At the same time, yung pinapalaki nating sanga sa lower branch ay mapalaki pa natin ng gusto. Basta't maghintay ka lamang, sabi sa kanta, mabubuo rin ito. Katulad ng iyong pag-ibig. Agoy, agoy, agoy. So yun guys, nakita nyo na. May kunti ng pagbabago ulit sa ating ginawa. Okay? So maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!